Isang mapagpalang araw sa lahat po ng mga kapatid na nagtitipon ngayon sa kanilang mga tahanan upang sumamba sa ating Panginoon. Patuloy po nating tinitindigan ang salita ng Diyos na nagsasabi, kapag ka may dalawa o tatlong nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon. Wala man kayo sa isang bahay-sambahan sa araw na to, ngunit buo po ang ating pananalig na kasama natin ang Panginoong Jesus. At kung nasaan ang Panginoong Jesus, naroon din po ang lahat ng uri ng pagpapala. Ang kanyang presensya po ang daluyan upang matagpo po ang lahat ng ating mga pangangailangan. Handa na po ba kayong makinig sa salita ng Diyos? Pwede ko ba kayong marinig ng isang malakas na amen? At pwede po bang palakpakan natin ang ating buhay at tunay na Diyos? At pwede po bang sabihin ninyo sa inyong mga katabi, kasama natin ang Panginoon? Mawawala ang takot. Kung handa na po kayong makinig ng salita ng Diyos, sabay-sabay po nating itaas ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating banggitin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po nating banggitin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Kunin po natin sandali ang ating mga Biblia at makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Exodus, Kabanata 23, at babasahin po natin ang mga talata na bilang 25 at bilang 26. Ganito po ang ating matutunghayan. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman at walang babaeng makukunan at walang magiging baog sa inyong lupain at pahahabain ko ang inyong buhay. Tayo pong lahat ay magsitungo sandali at samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Dikit po natin ang ating mga mata. Panginoong Jesus, alam po namin na ikaw ay aming kapiling sa amin pong ginagawang mga worship services sa loob po ng aming mga tahanan. Alam namin na narito ka. Kapiling ka namin. Kung kaya, Panginoon, alam po namin na mawawala po ang lahat ng uri ng distraction, mawawala po ang kalungkutan, mawawala po ang kabigatan, mawawala po ang lahat ng uri ng takot, Panginoon. At ang tanging matitira lamang sa amin ay ang kapayapaan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Nalangin ko po, Panginoon, na lahat po ng nakasubaybay sa gawaing ito, Panginoon, ay abutin niyo po ng inyong mapagpalang kamay. Ang may sakit at may karamdaman ay lubusang pagalingin sa pangalan ni Jesus. Ang nangangamba sa kanilang mga kakainin, sa kanilang trabaho, Panginoon, ay inyo pong pagpalain. At salamat, Panginoon, sabay-sabay po naming paniniwalaan na ang nangyayaring krisis sa paligid ay inyo na pong tinuldukan dahil ikaw ay Diyos na mapagmahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagsama po ng inyong Espiritong Banal. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang pamagat po ng mensahe na ating pag-aaralan ngayong umaga ay ang kapangyarihan ng pagsamba. Tingnan mo nga sandali ang iyong katabi at tanungin mo siya,
sabihin mo sa kanya, palasamba ka ba? Napakahalaga po ng pagsamba sa ating buhay at tunay na Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Sa tuwing tayo po'y sumasamba, naaalala po natin kung ano yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo upang ang ating kaligtasan po ay mabuo, upang ang ating karamdaman ay mapagaling. Sa tuwing tayo po'y sumasamba sa Kanya at kinikilala yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng pagpapala ay lumalapag sa atin. Kaya po, masasabi natin na ang pagsamba po ay daluyan ng lahat ng uri ng pagpapala. Doon po sa dalawang talata na binasa natin kanina, ay binigyang din po yung kahalagahan ng pagsamba. Sa tuwing tayo po'y sumasamba kay Jesus, napakarami pong pagpapala ang dumadating sa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Diyos ay totoo? Kung naniniwala kayo, magsabi kayo ng amen. At sabihin mo rin sa iyong katabi, kalbitin mo siya, sabihin mo sa kanya, totoo ang salita ng Diyos. There is blessings in the word. Tingnan po natin ang apat na dahilan kung bakit mahalaga po ang pagsamba sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ang una pong dahilan na kanina po ay natunghayan natin sa mga talatang ating binasa ay una, hatid ng pagsambay pagpapala. Hayaan niyo pong ulitin ko. Hatid ng pagsambay pagpapala. Pabasahin ko po minsan pa ang talata na ating tiningnan kanina. Ang sabi dito, sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos. Ano daw ang ating gagawin? Tama po. Sasambahin natin ang ating Panginoong Diyos. At ano daw magiging bunga nito? Ang unang bunga, bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Ano daw po ang ibibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo sumamba? Pagkain at tubig? Hindi po. Ang sabi po ng salita ng Diyos, masaganang pagkain at tubig. Hindi lamang po basta pagkain at tubig. Ang sabi po, masaganang pagkain at tubig. Ako po ay kumbinsido na hindi lamang po pagkain at hindi lamang po inumin ang tinutukoy ng salita ng Diyos sa talatang iyon, kundi lahat po ng ating mga pangangailangan. Maaring ito ay pangangailangang pisikal, maaring ito ay pangangailangang pampinansyal, marahil ito ay pangangailangang material. Hindi ko alam, kapatid, kung ano ang pangangailangan mo. Subalit isang bagay ang aking alam. Kapag ka ikay sumamba kay Jesus, tinandaan, inalala ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kung paano siya nagsakripisyo para sa atin, naniniwala po ako na ang supply ng Panginoon sa lahat po ng ating mga pangangailangan ay kanyang ibibigay. Ililigtas po tayo ng Panginoon sa nangyayaring krisis. Tayo po ay nabubuhay sa isang season, sa isang panahon na marami pong tao ang nadidepress. Marami pong tao ang nalulungkot, natatakot. Nariyan po na ang sabi nila, ang negosyo ngayon ay patay, ang pamilihan ay walang buhay. Subalit ang ating pong source, ang ating pong supply sa ganang atin bilang mga anak ng Diyos ay hindi po nakasalalay sa mundo at sa ating gayang gawin. Ito po ay nakasalalay sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na ito po'y napupunta sa atin sa pamamagitan po ng pagkilala, pagsamba sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi sayang ang ginagawa mong pagsamba ngayong araw. Naalala ko po nung ako ay high school pa, kami po ay nakaranas ng masasabi kong matinding paghihirap, kabi-kabila po ang naging utang ng aking mga magulang. Kaya po naging mahirap sa amin ang magkaroon ng pangtustos sa bawat araw. Naalala ko po noon, siguro ilan sa inyo ay naririnig din sa aking mga magulang na
naranasan namin na ang amin pong kinakaing kanin ay yun pong era para sa mahirap dahil yun po ang pinakamura. At naalala ko rin noon, nasabi sa akin ng aking magulang, ng aking mami, na maaring kami ay ilipat sa public school. That time, nag-aaral po kami sa isang pribadong paaralan, sa Silang Cavite, yung pong Rogationist Academy. Mahal na mahal ko pong school na yon. Talagang sabi ko, gusto kong magtapos sa school na yon. Kaya lang dahil po sa kawalan, dahil lagi pong huli ang bayad sa tuition fee, eh parang ang aking pangarap na makapagtapos sa paaralan yon ay tapos na din. Ngunit ang Diyos po'y totoo. Habang kami po'y dumadanas ng paghihirap ng mga panahong yon, habang masasabi ko nag-uugat-ugat ho ang aming mga suliranin, lalo naman po kaming nagpakalalim sa pagsamba. Lalo po kaming dumalo sa mga gawain, kagaya ng ating ginagawa ngayon. Lalo po kaming nag-aral ng salita ng Diyos. At sa biyaya po ng Panginoon, hindi po ako napalipat ng school. Natili po ako sa school na iyon. At kalaunan ay nakapag-aral pa ako sa isang pribadong universidad. Nakapagtapos ng kolehiyo. At sa biyaya po ng Panginoon ay nakapasa sa board exam. Tunay pong buhay ang ating Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. He is our source. Amen? Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Anak ka ng Diyos. Amen. Tingnan po natin ang pangalawang hatid ng pagsamba sa ating mga buhay. Pangalawa po, hatid ng pagsambay kalusugan. Tingnan mo nga ang katabi mo kung may kalusugan. Marahil ang ilan po sa inyo napapatawa dahil nag-uumapaw, yun pong kalusugan ng inyong katabi. Amen? Hindi halatang nai-stress sa mga balibalita sa Facebook, sa TV, sa radyo, sa iba't ibang pahayagan. Ano po, talagang kahit na tayo inai-stress minsan, kain pa rin tayo ng kain. Pagpapalaya ng Panginoon. Sabi po sa binasa nating talata kanina, pag daw sinamba natin ang Panginoon na ating Diyos, bibigyan tayo ng kagalingan. Ang sabi po ng talatang binasa natin kanina, pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman. Ilang karamdaman daw po ang kayang pagalingin ng ating Panginoong Hesus? Sabi po doon, lahat. Amen. Jesus is our healer. Ibig sabihin po, ang Diyos natin ang source ng ating kalusugan. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na talagang ang dami ho ngayon na nai-infect ng COVID-19, yun pong virus na kinatatakutan ng maraming tao ngayon. Talagang nakakapag-alala minsan, ano po? Subalit, meron po tayong dalawang klase ng report na maririnig ngayon. Una po yung report ng mundo na nagsasabi na nakakatakot. Kapag mahina ang iyong immune system, pwedeng ikaw ay ma-infect nito. Kung kaya nabubuo po sa atin yung matinding pag-aalala. Yan po ang unang report. Pero meron pong pangalawang report na kailangan din nating mapakinggan. Yung pong report ng salita ng Diyos na nagsasabi, bibigyan niya tayo ng kalusugan. Iingatan tayo ng Panginoon sa iba't ibang mga virus. Alam niyo, kapag tayo ay nabuhay sa takot, ay lalo hong maapektuhan ang ating kalusugan. Hindi ho kayang tanggalin ng ating matinding pag-aalala yung virus sa paligid. Wala ho yung mayaambag sa ikauunlad po ng ating lipunan. So ano ho ang pwede natin gawin? Piliin po natin na magtiwala sa Panginoon. Diba sabi nga ho ng isang awitin, let it go. Malagay ko yun pong linyang yon sa isang awitin ay nakabatay din naman sa salita ng Diyos. Talagang may imbitasyon ng Panginoon sa atin. May alok ang Panginoon sa atin na i-let go natin lahat po ng ating worries. At maniwala po tayo
na anuman pong karamdaman ang nasa paligid, anuman pong virus ang kumakalat sa paligid, tayo mga binili ng dugo ni Kristo, tayo po na tinakpan, covered by the blood of Jesus Christ, will be spared from this infectious disease. Pwede po bang ilapat ninyo sandali ang inyong kamay sa inyong katabi? O kung ikaw ay nag-iisa ngayon, lapat mo sa iyong katawan at sambitin mo ang mga salitang ito. Sabihin mo, Jesus Christ is my healer. By the stripe, say it again, by the stripe of Jesus, I am healed. Amen. Amen. Pangatlo pong pagpapala na hatid po ng pagsamba ay pagiging palaanak. Ang sabi po sa talata na binasa natin kanina, walang babaeng makukunan sa inyo. Walang magiging baog sa inyong lupain. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ka baog. Marahil ang ilan po sa inyo ay napapangibit, napapatawa dahil sinambit ko ang mga salitang hindi ka baog. Dahil siguro, ikaw ay kagaya ng aking mommy at daddy na talaga namang hindi baog. Wawalo lang ang kanilang anak. At nag-family planning pa ho yun. Ngunit naniniwala po ako na ang mensahe po ng talata na binasa natin kanina ay hindi lamang po patungkol sa pagiging pisikal na baog o pagkakaroon po ng yung pagiging baog na pampisikal. Marahil hindi ka nga baog physically, pero marahil ang iyong bulsa ngayon ay baog. Marahil ang iyong kabuhayan ay baog. Marahil ang iyong kaisipan ay baog, punong-puno ka ng takot, nadidepress ka. Marahil ang iyong kalooban ay baog. Marahil hindi ka makatulog, ang iyong pagtulog ay baog. Ang iyong relasyon sa iyong kapwa ay baog. May mga kaaway ka na nagdadala sa iyo ng stress. May mga nangyari sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng kalungkutan. Kapatid, sa bandang yan ay masasabi kong ikaw ay baog. Subalit, narito ang Panginoong Jesus. Sinasalita ko sa iyo, kapatid, na anumang bahagi sa buhay mo na maituturing nating patay, baog, ito ay kayang-kayang hingahan ng Diyos ng buhay at ikaw ay magiging palaanakin. Amen. Amen. Panghuli pong pagpapala na hatid po ng pagsamba ay mahabang buhay. Bago po tayo magtuloy, balikan nga po natin minsan pa yung unang pagpapalang hatid ng pagsamba. Ano nga ho yung unang bagay na hatid ng pagsamba? Una po ay pagpapala. Pangalawa po ay kalusugan. Pangatlo ay pagiging palaanak. At panghuli po, yung nabanggit natin kani-kanina, ay mahabang buhay. Sabi po ng talatang binasa natin kanina. Verse 26, pahahabain ko ang inyong buhay. Naalala ko po nung ako ay minsang naimbitahang mangaral sa isang burol. Ang pumanaw po ay isang lola na, 80 plus. At bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos, ay nagsalita muna yung kanyang apo na isang teacher. Nasabi po ng teacher na iyon, nako, nakakatakot na ngayon. Sabi ika nung research na aking nabasa, ang mga lalaki ngayon hanggang 40 na lang ang itatagal sa mundo. Nako eh, parang ako'y natakot dahil ako'y 30 plus na. Sabi ko, ba, ilang taon na palang ilalagi ko sa mundo. And then sabi din niya, yung daw mga babae ay hanggang 50 na lang. Nako eh, ang kasama kong worker eh, malapit ng pumalo ang edad sa 50. Sabi ko, siya ate. Nakaw, malapit ka na yata. Yun po ay maaring report ng research. Subalit, gusto ko pong panghawakan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At panghawakan din po natin na si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo to bless us with long life. To bless us with life. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahaba pa ang buhay mo. Hindi ka hahayaan ng Panginoon na ikaw ay
maagang lumisan sa mundo. Amen? Di bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Napagpala po ba kayo ng salita ng Diyos? Sa pagkakataon pong ito ay hihilingin ko na ihanda po natin ang ating mga tinapay at inumin. At tayo po'y dadako sa banal na hapag ng ating Panginoon. Tayo po'y dadako sa Holy Communion. Maaari nyo na pong i-distribute yung inyong mga hawak na biskwit o tinapay. At hinihiling ko po na itaas natin ang ating mga hawak na tinapay at sabay-sabay po nating sambitin, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay nagdusa sa krus, tinanggap ang parusa sa kasalanan, na dapat sana'y ako ang tumangga. Maraming salamat. Dahil sa sakripisyo mo sa krus, ako'y naging malinis na sa iyong harapan. Dahil din po sa iyong mga sugat, sa iyong tagiliran, ang akin pong relasyon sa kapwa ay naging maayos na. Salamat din, Panginoon, dahil sa iyong mga sugat, ako ay magaling na. Salamat, Panginoon. Minsan pa'y inaalala ko ang ginawa mo sa krus. Tanggapin po natin ang sabay-sabay ang tinapay na ito. Tanggapin ninyo ang kagalingan mula sa ating Panginoong Jesus. Ngayon naman po, hinihiling ko na ipamigay ninyo ang mga inumin. At atin pong itaas ang hawak nating inumin. Sabay-sabay nating sabihin, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong dugo na natigis, tumulo, sa krus ng Kalbaryo upang ang aking kasalanan ay iyong ilayo sa akin. Dahil sa iyong dugo, ako ay nahugasan na sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako ngayon ay bago na. Ako ngayon ay banal na. Sabay-sabay po nating tanggapin ang ating hawak na inumin. Taas po natin sandali ang ating mga kamay. Panginoon, salamat po sa iyong pagpapala, sa iyo pong biyaya ngayon pong umaga. Salamat, Panginoon, dahil pinamalas mo minsan pa ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoon, pinapanalangin ko po sa oras na ito, yun pong nalilito, natatakot, hindi makatulog, nangangamba, Panginoon, dalangin ko po na palayain niyo po sila, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa oras na ito, ang taong ito na amin pong pinapanalangin ay napupuno ng inyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal na siyang nagtataboy po sa lahat ng uri ng takot. Pinapanalangin ko din po lahat ng may karamdaman, lahat ng may sakit, kagalingan ay kanilang danasin. Panginoon, dalangin ko din po na ang buong lugar, ang buong tahanan, Panginoon, na kung saan ang aking mga kapatid na nakikinig ay naroon, Panginoon, na ang hangin sa loob, maging ang bawat bagay sa loob ng bahay, ay inyo pong wisika ng inyong pagpapala, Panginoon. Tunay nga pong walang virus ang pwedeng kumapit sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. May the love of the Father
the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be upon you all. In Jesus' name, Amen. Kung kayo po ay napagpala sa ating munting pag-aaral ngayong araw na ito, hinihiling ko po na kayo mag-comment dyan po sa Facebook. Pwede nyo rin pong picturean ang inyong ginawang worship service at i-upload po natin ito sa ating Facebook upang ma-encourage naman po ang iba. Patuloy po tayong magpakatatag, patuloy po tayong manalangin. Patuloy po nating ipag-pray na yun pong COVID-19 crisis ay huminto na sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Panginoon. Marami pong salamat at pagpalain kayo ng Diyos.